Ang pagiging pogi, hindi daw yan nakukuha overnight. Kasabihan yan ng mga nanalong Misters of Filipinas. Dahil kinailangan nilang pagtrabahuhan ng maigi ang kanilang looks na pinapangarap. Pero hindi lang pisikal ang hinahangaan sa kanila, kundi pati the other side nila na hindi alam ng marami. Ang mga tips at paraan para maging certified head turner na lalaki. Ituturo din ng mga expert paano nga ba maging isang Mr. Right inside and out. Ako, dalawa, o tatlo, kundi 34 na mga gwapong mga lalaki sa bansa ang naglaban-laban at nangarap tanghaling Mr. Right ng Misters of Filipinas 2023. Pero 5 lang sa kanila ang maswerteng naging Mr. Right at pinagpalang manalo ng titulo. Kami ang Mr. Right! Sila sina RJ De Vera ng Gerona, Tarlac, Dre Arias ng Malolos, Bulacan, Lloyd Figueras ng Lawag City, Godfrey ng Pampanga, at si Kenneth Kabungkal ng Negros Oriental. Tall, dark, and handsome, ang kapampangang Mr. Right na si Godfrey. Pero sa labas ng glamorosong mundo, pinahalagahan ni Godfrey ang Mother Nature, lalo ngayong lumalala na daw ang climate change. Hindi na kasigawang biro ang hagupit ng kalikasan at siya mismo nakaranas daw ng matinding pagbaha sa kanilang bayan sa Makabebe, Pampanga. Alam naman natin ngayon ang daming pollution na nagaganap, water pollution, air pollution na tayo din naapektuhan. Kaya para sa akin, kailangan nating pangalagaan kasi tayo din ang makikinabang dito. Tayo din ang gagawa nito at dapat talaga nasa sarili natin, umpisa natin sa sarili ang respeto para respetuhin din ng iba ang ating kalikasan. Ang body beautiful naman na si RJ De Vera ng Tarlac, kilala na sa mundo ng pageantry dahil sa ilang ulit na pagsali sa mga beauty contest. More than his looks, motivational speaker din daw itong si RJ. Problema ng mga kabataan, especially nowadays, pag nakakaranas sila ng mga pagsubok, no? At ang mga unos sa buhay, feeling nila kasi parang parusa yun eh. Hindi nila alam na parang blessings in disguise yun na nagagaling sa taas. Nakakalimutan nila ng magdasal, nakakalimutan nila ng pasalamatan kung sino ba talaga nagbibigay ng blessings. Ang bunso sa grupo na The Good Guy, ang Ilocanong si Lloyd. Naging frontliner din noong pandemya, nagmo-motivate ng mga tao sa kulungan at nagbibigay saya tuwing kapaskuhan sa mga mahihirap na pamilya. Ang ginagawa po namin is nagkukuha po kami ng mga relief goods, tapos pumupunta po kami sa certain community. Binibigay po namin sa kanila yung mga relief goods na naipon po namin through pagkakaisa lang din po namin sa church. Ang Bulakenyong si Dre, bukod sa good-looking, certified Mr. Right na sa kanyang pamilya at mga kababayan sa Malolos City. Malaki din ang ambag ni Dre sa mga Malolenyos noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil walang kapaguran siyang tumutulong sa pagbibigay ayuda sa mga nangangailangan. Since 2018, advocacy-driven na po tayo. Gusto ko po talaga yung tumutulong sa mga tao. Hindi ko po alam kung paano ko siya nakuha. Siguro dahil din sa love ng family ko, kaya parang gusto kong i-extend siya sa maraming tao. Ang hunk at grand winner na taga Dumaguete na si Kenneth. Bukod sa ultimate Mr. Right sa Misters of Filipinas, isa daw siyang proud probinsyano. Advocacy din niya ang sports para sa mga kabataan para nga naman iwas sa masasamang bisyo. Because when you say sports, it's promoting unity and it's promoting health. Yun po. And siguro yun yung parang importante sa atin ngayon since we are still recovering from COVID pandemic, and health is very important and also unity.
Sa 10th year ng Mistress of Filipinas, ipinagmamalaki ng male pageant organizer at presidente na si Carlo Morris Galang. Na well-deserved ang mga nanalo ngayong taon, tamang-tama sila sa tema nilang Masculinity with Responsibility. Para sa mga kabataang gusto pasukin ng pageantry or male pageantry, huwag kayong mahihiya. You just need to try it. Kasi sa totoo lang, it will also help boost your confidence. It will also help boost your personality. Hindi lang naman dahil if you wanted to enter show business or entertainment, but kahit sa mga trabaho nila. Ayon naman kay Carl Loyola, isang pageant enthusiast, malayo na ang narating ng male beauty pageant sa Pilipinas ngayon kumpara noon. So nagiging stepping stone din ang mga male pageants, kaya yung mga kalalakihan natin na humaling na rin sumali kagaya sa mga female pageants, kasi nga yung iba sa mga kalalakihan natin ngayon gusto rin pumasok sa showbiz, so stepping stone nila. Yung iba gusto rin mag-earn, syempre business din, ayan, work for them. Ang limang bagong mga hari at Mr. Right ng bayan, mayroon din palang mga hugot sa buhay. Ang other side of the story outside pageantry, malalaman nyo na. Totoo bang may magic silang ginagamit? Ang sagot, abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sangiti, tindig, katawan at pormahan. Sila na talaga ang pamantayan ng pagka Mr. Right. Pero bago maging mala-Adonis ang datingan, sila pala ay may mga kapintasan. Hindi maganda makukuha. Tapos, itong legs ko po, parang ampayat. Sobrang mabilis akong umitim. Mag-diet ako ng 1 week. Kumain ako ng isang araw, kainin ko lahat. Kinabawasan, bloated na ako ulit. Growing up, masyado pong manipis yung buhok ko. Insecure po talaga ako sa kulay ko. Kasi parang moreno na moreno. Sa gitna ng kanilang popularidad na yon, may revelation naman ng mga 5 kings sa amin ng kanilang bersyon ng Mr. Right outside pageantry. Si RJ De Vera na Mr. Manhunt star. Ang kanyang mismong pamilya at mga malalapit na kaibigan hindi daw bilib sa kanyang kakayahan sa tuwing siya'y sumasali sa contest. Noong mga panahon na yun, parang feeling ko hindi pa ako prepared eh. Pero tinatry ko siya. At least, di ba, sa buhay mo, parang tinatry mo pa din. Kung hindi ka man pala rin, o di, try ulit sa susunod. Kung hindi pa rin pala rin, try mo ulit, di ba? So, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Iba naman ang The Other Side ni Dre Arias na Mr. Tourism and Culture Universe. Isa kasi siyang artista. Yun na lang, madalas daw ay nalilinya siya sa mga BL o boy love movies at series. And that's what we are trying to break ngayon sa management ko. They are very supportive of my decision not to really accept na BL roles kasi I am on a different path of in my career na, and my fans are very supportive kahit na hindi na ako nag-BL ngayon kasi I really want to grow as an actor. Ibang-iba naman si Mr. Teenager Universe Lloyd Figueras. Dahil sa labas ng Bucon, isa siyang radio announcer. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At commentator sa Lawag City sa Ilocos Norte. Radio station. Ang model-turned-pageant king naman na si Godfrey Nicolay Murillo, Mr. Fitness Model World, dati palang plantito, mahilig sa halaman. At si Kenneth Kabungkal, na grand winner ng Mr. Man of the World, outside pageantry. Proud siyang sabihin, isa siyang tindera sa palengke ng Dumaguete. Matapang din niyang inamin na sila ay walang sariling bahay at maaga siyang nagtrabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Si Kenneth po ay isang bata na nakatira sa squatter area. Isa po akong bata na laki sa palengke.
Kaya po, parang panaiyak po ako kasi di ko maisip yung experience ba na binigay sa akin ng Diyos na noon... Sorry. Noon, nagtitinda talaga ako sa palengke para makatulong sa magulang ko. Para rin makabad ako sa kanila. Dahil po, sobrang hirap tumuro talaga ang buhay. Pero parang pangarap ko lang po talaga makatulong lang sa kanila. Aminado ang limang hari. Mahirap din ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, no? Pagalingan lang daw kasing magdala ng mga problema. At syempre, may magic din silang ginagamit para mawala ang stress sa mukha at buong katawan. Ikaw yata ang pinakamaputi sa kanilang lahat. Puso ba talaga sa lalaki ngayon ang maputi? Ay, syempre po, lalo't sa paglumarabang ka ng Mistress of Filipinas at sa mga pageant, kailangan lagaan mo yung skin mo. Syempre, yung mukha natin. Lalo lalaban tayo sa international pageant. Hindi dapat, syempre, pinapabayaan natin yung skin natin. Pero po kasi dati, ang magigamit ko lang parang nagko-kojic lang ako. Noong naghahanap ako ng pampaputi sa akin na, pero meron ako nakita na 3-in-1 na po siya. Ay, parang alam ko kung ano yun. Yes, meron po tayong kasama na siyang kojic, meron na siyang kasamang papaya at saka gluta. Aba! 3-in-1 na siya. Ang galing naman na nag-invento ng product magaling na yan. Magaling talaga, magaling. O, oh, diba? 3-in-1, hindi ka na mag-iisip kung alin. At saka siyempre, bukod pa po dito, bukod pa sa sabon na ginagamit natin, importante rin na palagi tayo nag-lotion para siyempre hindi smooth yung skin natin. Correct. At segunda. Yan, ito tinatawag natin na gluta ako. Oh, di ba? Ayan. Kasama na po siya. Kabalita ko, nasa showbiz ka na. Opo. Hindi ba parating may ilaw, parating may makeup? Paano mo napapanatili yung ano mo, yung kutis mong ganyan? Mas makinis ka pa sa akin. Ako, Miss Corina. Bukod po sa tubig, saka sa pahinga, kailangan ko po ito every after ng tutorials, photo shoots, sa mga taping natin. After ng taping, hindi pwedeng matutulog ako ng makeup, ng may makeup po. Kaya dapat gumagamit ako nito kasi naman. This is K-Magix. Take it off. Totoo naman, kapag ka isang pahid mo lang deep cleansing at sobrang natatanggal lahat ng makeup mo. Ay, ang ganda. Nakakakilig. You so know what to say. 19 years old ka pa lang talaga? Yes po. Wow. Pero isa sa mga nanalo sa Mistress of Filipinas. Yes po. I think it's your hair. Yes po. Yun po talaga yung sigreto ko, ma'am. Actually, it's not just having a muscular body o magandang pagmumuka. Since we considered our hair as our crowning glory, kailangan maganda rin po yung buhok natin. And may secret for that, ma'am. Siyempre, ito po. Ay, talagang baon niya. From K-Everyday, K-Magic, Happy Hair. Yan po yung secret ko. Ayun. Hoy, huwag mo kakalimutan. Nakikita ko sa bag mo. Isama mo yung conditioner. Yes, ma'am. Eh, kasi pagka nag-shampoo ka, walang conditioner. Kailangan baka malagkit. Yes po. Di ba buhol-buhol? Opo. O ayan, o hindi ba? Ito kasi, yung product na yan, meron ng biotin, aloe vera, and keratin. Kaya titibay at gaganda talaga ang hair. Yes, kakapal. Ma'am. Nakakapigil ito ng falling hair, ha? Lalo na sa mga lalaki. Happy birthday to you. Uy, birthday mo pala, Godfrey, ha? At handa kami dito sa Rated Corina. Happy 21st! O ano ang wish mo? Ang wish ko po is humaba po at umayos po yung career ko. And makasama ko po palagi yung mga pamilya ko dahil yung pamilya ko po yung ang laging sumusuporta sa akin sa anong laban ko sa buhay. Ay, ang ganda. Napakahuwaran. O, hindi ka na kailangan mag-wish na manalo kasi nanalo na po siya. O, blow! Yay! Bakit 21 years old pero mukha pa rin baby? Ang skin! Yes po. Siyempre po, gumagamit po tayo ng K-Magix Skin Cream po. Ay! Alam ko yan. I so know it. Oh. Yes, but actually, may katibayan po niya. May dala-dala po. Uy, talaga hindi siya bolero. Lagi. Talagang binabao niya. Everywhere you go? Yes po. Kasi talaga? Aside po sa nag-gym po ako, sumasalaw ng pageant, dapat lagi tayong fresh. Ay, nakakakilig naman. Ito pong kulay blue para po sa katawan. And itong pink po para sa mukha. Para lagi po siyang pantay, yung kulay po natin. And lagi talaga tayong fresh. Wow naman si Mr. K! Ito pa ang isang Rated K! Si Rated Kenneth, congratulations! Thank you so much, Mama. Misters
of Pilipinas, Grand Champion. Ano ba yung sabihin, kailan ka lalaban? This upcoming June 2024. June 2024. Wow, may time pang maghanda. Yes po. Ay naku, kailangan gamitin mo lahat ng mga products namin para lalong kuminis. Pero ang feeling ko, meron kang isang favorite. Yes po, siguro po ginagamit ko po itong product na to dahil kaykaiba po ito. Kaykaiba? Yes. Oh, hindi ba? And I think yun po yung nagtulong sa akin para maging kaykaiba po ako sa mga co-candidates ko. Co-candidates mo, correct. And, oh, ayan na. Ito po, this product is K-Magic. And it's antiperspirant, whitening, and diurol na po siya. Oo, sa isa, di ba? Sa isahan. Sa umaga, ito. Sa gabi, yung serum. Yes, the serum is for the night. Kasi yung lalaki, kahit may mga book-book sila dyan, makikita mo kung makinis o hindi. Yes. O, yabang, di ba? Pinagmamalaki talaga niya ang kilikili niya. O di ba, sabi ko nga sa inyo, kailangan din ng magandang produkto ang inyong ginagamit para mapaganda pang inyong mukha at mamantini ang inyong fresh look na aura kahit lalaki sa mga umiidolo ngayon sa kanila. At balak pasukin ang pageant world, basta't pogi at confident. Ito ang mga tips at payo ng limang hari paano nga ba maging Mr. Right. Mr. Right is someone who can really provide for his family. He's a man of his word and also true to his actions. Mr. Right is the one who can accept his weaknesses. Kasi hindi ka pwedeng maging Mr. Right kung tingin mo sa sarili mo, perfecto ka. Dapat hindi lang itsura tinitingnan natin, kundi yung attitude din ng tao. Para sa akin, yung attitude kasi is most important kasi dito tayo, paano tayo makisama sa maraming tao? Paano ba tayo kumilala ng maraming tao? At dapat lagi tayo may respeto na pinapakita. Marami sa kanila, na-experience din yung mga na-experience ko, yung mga family. Kasi tinatawag natin na hindi ka nila susuportahan kapag hindi pa nila nakikita yung result. So, masakit yung ganyan feelings and alam ko marami sa mga kapataan niyo na nararanasan niyan. Pero palagi lang kayong maging mabuti. Huwag niyong sagutin yung mga tao na nagsasabi sa inyo ng ganyan. Kasi pag lagi kayong gumagawa ng mabuti, mabuti rin ang babalik sa inyo. Isa namang goal sa Misters of Pilipinas is maging isang lalaki na who has the value of masculinity with responsibility. And I think yun po ang isang Mr. Right. Sang-ayon sina RJ, Lloyd, Dre, Godfrey at Kenneth na bukod sa pisikal na itsura, ang isang Mr. Right at isang Mr. sa Pilipinas ay isang lalaking may mabuting kalooban, may takot sa Diyos, mapagmahal sa pamilya at may respeto sa kapwa-tao. Ganun ang tunay na pogi and Mr. Right inside and out. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namo-problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!